What's going on? Kaka-printer. This is Kuya Mo Junel. Ako naman si Kuya Mo JJ. Muling nagbabalik ang inyong mga kuya upang turuan kuya kung paano gumawa ng ating caricature. Yeah. At ang ating topic, yan yung ating topic, layout tutorial mga ka-printers. At ngayong gabing ito mga ka-printers, ang magtuturo sa atin, walang iba kundi ang master sa Photoshop. Walang iba kundi si Kuya JJ na poging-pogi. Oo naman. Yan, so mga ka-printers, kung bago lang kayo dito sa aming live streaming, huwag niyo po kalimutan na mag like, follow and share ng aming live stream, no, or dito sa aming page dito kay Uniprint. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan na suportahan din kami sa aming YouTube channel sa pagpindot ng subscribe button at notification bell para maging updated sa lahat ng aming mga videos. Yun. So, mga ka-printers, magandang gabi po sa inyong lahat at sa ating viewers ngayong araw na to kay JJ. Oh, handa ka na ba? Oo, yeah. So, i-edit na natin, no? Kung kanino mang mukha ang madampot ko. Pero JJ, medyo na ano ako dyan eh. Feeling ko ako na naman ata yung gagawin mong caricature eh. Try ko si Kuya Ode. So mga ka-printers, no? Hindi na natin ito papatagalin pa, no? Para sulit na sulit itong ating isang oras na pagtuturo ng ating caricature layout tutorial. Kaya kay JJ, tara na, simulan na natin. Okay, so layout na tayo. Dami mga tanong eh. Ako lang ang magbabasa. Wala ako nga pala cellphone ngayon. Wala akong cellphone ngayon eh. Ayan. Sige. Oh, topic Photoshop, ayaw. Dito na lang ang magbabasa ng comment. Yan, shoutout natin yung 44K viewers natin ngayong gabing ito. Okay, so Ito na nga. Kahiram muna ako ng ano. So, okay na muna yung ating short, okay, A4. For size, 300 reso. So, RGB kapag nagli-layout tayo, no? So, hanap tayo ng katawan, no, sa ating Google. So, caricature. So, hanap tayo ng medyo realistic na katawan. Ayoko nang basta ano lang eh. Ayoko nung basta drawing lang. Gusto ko medyo makatotohanan yung katawan na gagamitin. Hanap tayo ng magandang quality. So, pindutin mo yung tools, tapos piliin mo yung large para malalaking file ang lumabas sa ating screen. Gaganda sana, kaya lang gusto ko medyo realist sa katawan para maangas. Ay, magandang gabi kay Sir Patrick Jordan Jimenez. Yan, shoutout natin yan. Sir Patrick Jordan Jimenez. So, hanap lang muna tayo ng katawan. Medyo dito, actually dito ako nagtatagal sa paghahanap ng katawan na pwede na. Pero kapag naman nakahanap na tayo, ay tuloy. Pero JJ, yung tanong ko lang, ano ba yung dapat hanapin natin sa katawan? Yung medyo realistic sana para hindi masagwanting. Kasi kapag yung mga ganitong caricature ay pwede pang regalo lang. No, hindi ito yung klase ng caricature na nakikita nyo na talagang realistic, talagang pati katawan is ginagawa or nililayout. Kumbaga, palit ulo lang naman yung ating caricature. Kasi hindi naman tayo kayang bayaran ng kliyente natin kung halimbawa is 5,000. Yung kasi kadalasan yung mga ibinabayad talaga for caricature, mga professional. Kaya tayong mga ordinaryong artist lang, isang mabilisang gawa, kuha na lang tayo ng katawan sa Google. Palitan natin ang uso. Tapos, ay na yun. Medyo mahirap pag-arap ng realistic na katawan. So mga ka-printers, pa-share po itong ating live stream, no, para mapaabot sa ating mga ka-printers ang paano gumawa ng ating caricature. So sa tulong ng ating Kuya JJ. So shoutout natin si ano, yung Japanese yung kanyang pangalan, no. Oo nga. May smiley face, no. Ano tong ito? Amaga.
Kaya ito yung mga professional na ano, caricature yan, yung sample na. Tagang mamaw ang mga. Actually, ang caricature ko yung JJ, maraming pwede pang gamitan eh, no? Pwede pang advertise, pwede nga pang mga birthday events, di ba? All display, no? Yun yung mga pwede rin na profile, pic, no? So, marami talagang pwede pang gamitan ng caricature. Hindi lang yan, and especially sa ating printing business. Folder? Yan. So, piliin na natin yung picture ni Kuya Ode. So, hindi ko mapigilan talaga. Hirapan ako doon. So, dito. Tapos, dito ako sa likod. So, try natin gawin yung picture ni Kuya Ode. Yan, oh, napakagwapo niyan, Kuya JJ. Itong magagalit. Tapos meron tayo ditong tawag dito. Meron tayo ditong action kung saan pag pinindot natin 'yan, pinlay natin 'yan, automatic mag mala cartoon yung mukha na Kuya Ode. So ipamimigay na lang namin yung ating action na pwede niyo magamit sa mga high quality. So ma-apply niyo lang 'to sa mga malalaking file ng pero sa mga ano, sa mga tawag dito, sa mga low quality hirapan natin, mahirapan tayong magawa yan. So, itong action natin, Kuya JJ, maibibigay natin to. So, convert ko muna smart object. Or not. So, medyo namumula siya. So, adjust lang natin yung kanyang hindi pala. Okay, try ko muna. Color, bawasan natin. Kaya, Jordel, Kuya. Yan. So, yung red natin, bawasan natin ng konti. So, pagpantayin natin, balance. Tayo. Color balance tayo. Try. Tayo, Rodel. Yan. So, mga ka-printers, pwede kayo magtanong, ha? Sasagutin natin yan. So, ang hirap pag-balance dito. So, ang gagawin ko, bawasan natin yan sa ating ulit natin. So yung action natin, isang pindot lang natin ng play. Kung ano yung ginawa natin sa ating image, mga copy. Pag sinave mo yan, pwede mong ulit-ulit. Natin siya smart object. Try natin siya dito sa camera raw filter. Kasi medyo makulay. Kawasan natin. Kawasan natin ang konting pagkapulay. Try natin saturate. Dark na part. Pakapogi pala ni Kuya Ode kapag siya ay naging bata, no? Bata, oh. Shoutout natin yan, Kuya Ode. Follow. Miss ka na namin. So yung camera raw filter natin mga ka-printers, ito ay ginagamit natin para sa
sa tawag dito, pag-adjust ng kulay natin, pagtitimpla ng kulay. Tignan natin yung kanyang background. Pag-delete yung background, paano nyo delete? Saan gumagawa natin? Ano yung ginamit mo? Magic erase. Background erase tool pala to. Salamat kayo, JJ. Pala nababagit yung... Kaya hindi siya magagamit ang manual. Kailangan talaga siyang i-manual. So, pagtanggal ko ng background ay kadalasan, kaso to. Siyempre, sa katamang kate dito. Kataon lang talaga gamit ko. Try nga natin to. Para medyo mas makatotohanan pa siya. O bine-blend ko yung raster natin kasi hindi natin madi-delete yung account. Apakapogi. Pagtatanggal ng background, no? Ang buhok ni Kuya. Yan, so shoutout natin si Sir Gary Badin. No? Sabi niya, good evening po, mga sir. Gary Badin. Papa lang. Tayo ng... Tama. So, di naman kailangan magandang maganda. Nabahala kung paano hindi. Yan. So, maraming salamat kay Ma'am Nancy Mauro na nag-send ng stars sa ating kay JJ. September pa uwi. Nancy Mauro. So, ingat kayo, Ma'am, sa pag-uwi. Grabe yan. Starter. Sana magkita tayo. So yung ginagawa ni JJ po mga ka-printers ay kinakat na manual yung book ni Kode. So pwede nyo naman gumamit dyan kung kaya, no? Kuya J. Pen tool, pwede. Magic erase. Naman kailangan masunod totally yung pinakahulma ng kanyang book. Mahalaga, maganda siyang tignan. Pakagwapo ni Kuya. Mata, araw dyan. Araw lang, hindi tao talaga, no? Araw. Sabi ni Ma'am Nancy Mauro, magandang gabi daw sa lahat, ano? So mga ka-printers, ito, actually, pwede rin itong gamitin ko yung JJ sa mga, lalo na sa mga, tick-topper, no? Kapit ang matapos. Shoutout natin yung ating 53. Salamat po sa mga nagsishare ngayon. Tayo, so ang kailangan na lang natin is yung katawan ni natin, baka mawala pa. So yan yung talagang kaugalian natin. Laging dapat i-save natin yung or yung ating project para tayo magkaroon case, magkaroon ng round out or di sinasadya na ex mo yung inyo station. Meron ka nang yung ating file. Oh yes. Trim pala to. Okay. Ito okay. Gagamit.
Pakit lang. So shoutout natin ang Deka Prints and Designs. Sabi niya, good evening sa lahat. Magawin natin siyang vexel din, no? Play lang natin. Okay, so play natin ulit yung action. Para maging cartoons din yung kanyang katawan. Kaya lang medyo magiging mapulat. Pero sana may apply ko pali ng camera. Tama yung... pala ginawa ko siyang pambuhay. Sabi ni Ma'am Nancy Mauro, no, kita kits mo sa September. Malapit na yun. Ano na ngayon? June, July, August. Malapit na. Konting tambing apat na lang. Apat na buwan na lang, ma'am. Medyo malaki kasi yung file, kaya medyo matagal, no? Try natin pagandahin yung ating karikasyon gamit yung katawan at mukha ni kuya ko. Hindi. On. Dati na. Saan ko na. Camera. Anong naging? Yun. Kinuha lang natin. Kinuha mo lang ulit, Kuya JJ. Ah, ay, yung katawa. Tapos, paliliitin natin yan. Ang dapat na malaki dyan, ulo lang. Tapos, try pa natin paliitin yung part ng ilalim para natin siya mapapalit. Yung gumamit ako ng control T transform, tapos yung control tuloy control para control natin yung mga points. So gusto ko sana palakihin yung part ng kanyang katawan tapos paliit. Natin ko nakabadig. Ah, pangit yata. Hirap lang sa part ng gamit tayo ng array. Yan, so good evening din po kay Sir Jun Rondolos. Sabi niya, good evening mga pogi kong sir or poging sir. Sabi niya, pogi po kayo Sir Jun. Lang natin bawat part. Tatalong. Tatanggalin. Baba sa baba.
Tapos ang ikat dito. Tanggal na natin yan. Madali na siya. Sa video. Pasensya na kayo, Ode. Eh. Ikaw yung napili ngayong gabing ito. Ang kababalik mo. Bawi mo. Ayan. Ako dalasan nakikita ko yan, Kuya JJ, sa mga layout ng PA. Diba? Yung mga nakikita natin sa mga damit, no? Nagkamit nila. Actually, ang dami yung pwede paggamitan nitong ating ano, caricature na project, no? Or yung ating layout. Saka hindi lahat gumagawa nito. Kaya malaking po mga nagpiprint. Marunong silang mag-layout dahil sa mag-offer ng ganito. Magkano ang singilan sa ganito? Alam ko, Kuya JJ, nasa 1,000 din kapag nakasintra board siya. So, yung A4 size lang yun, ha? Hindi ako nagkakamali. Mm. So, kapag A3 size naman siya, Kuya JJ, may tataas siya ng kaunti ng bagya ng dikamak doon sa A4 size natin. So, hindi ako nagkakamali, ang price niya is lalaro sa 1,000 to 1,200. So, kapag life size naman yung gagawin natin na ano, tawag dito, a caricature, ang price niya, kung di ako nagkakamali, nasa 2,000 may higit din yan. So, bakit 2,000 may higit ang ano ko, ang ko, so, kasi talagang ganun talaga naglalaro yung price. Depende sa sintra board na gagamitin. So, meron kasing mahal maningil, nasa 3,000 to 4,000 pesos, ang gamit nila. Lalo na't kung ito ay didis-amols, ano, talaga pang matagal. Tayo. Ito si Sir Bono kayo na mga kasama natin bukas sa ating online kamustahan. Sabi niya, good evening mga boss. Ang pogi ng model nyo tonight. Pa-shoutout sa mga tropa dyan, Janugs Gonzales, Patrick Jordan, and of course, sa mga boss natin. Kay Boss JJ, Boss Ken, at Boss Junel. So may bago po tayong kasama, sir. Si Boss Rodel Walbes, walang titibag. Siya yung ngayon ang ating operator sa ating OBS. Yun. So mga ka-printer, samahan nyo kami bukas sa online kamustahan. Kamustahin natin kung ano yung naging diskarte ni Sir Bon Okay. So gamit tayo ng liquid pay no, para sa ating katawan. Siya ba? Mga part tayong kailangang i-adjust dahil medyo magawa, kagaya ng kanyang braso. So, palakihin natin yung kanyang mga muscle. Wow! Hindi pala ako maging maskulado dyan, no? Okay. Pero ang bumabagay mo, lalo sumasagot. Nancy Mauro, cake topper po, pwede din. Yes, cake topper. Yung mga maliliit, ano? Pwede yan. Actually, nakagawa ka na ng kay JJ last time, eh, no? Pang cake topper. Ito ay nasa K1 pa. Sabi ni Sir Bon, okay, kinakabahan na daw siya. Ako na ang i-interview. Oo. Gusto mo, sir, balik na rin natin sa online kamustahan kami. Kamustahin mo. Kasi ang tagal mong nawala. De joke lang, no? So, mga ka-printer, Sir Bon, okay, medyo malapit sa amin to, no? Malapit talaga sa amin to. Kasi Bulacan lang to. De, malapit to sa aming na kaibigan, si Sir Bon, okay. Laging viewers natin. Ngayon, kababalik lang nyo. Grabe. Feeling ko, naging busy to. So, meron na tayong katawan at saka yung ulo ni Kuya Ude. So, malayong malayo na sa original niyang picture na to. Yung kanyang original picture.
Ito yung original, ito na yung ating gawa. So mas nakakatuwang tignan kapag nakita niya sa cake na meron siyang nakaganon na cute na parang cheese. Kumpara dito sa ilalagay mo lang yung ordinary yung cake, mas bagay. Balbasarado. So try pa nating delete part na to. Magamit tayo ng burn tool. Try natin kung babagay. So para saan naman yung burn tool, kuya? So para mas mag-dark siya ng papasyado. Bawasan natin. Para mag-dark yung mga part na gusto dark. Mm. So, ang pinaka-shortcut ng pagkapalit ng brush ay bracket. So, sabi ni Sir Patrick Jordan Jimenez, di naman daw masyado nakakaba, Boss Bon. Sobra lang. Sobra lang daw, no? Okay. Sabi ni Sir Bon, okay, no? Galing daw siya sa Dasma kanina, sinamihan daw niya yung kanyang wife. Sa pag-re-re niya ng PRC, kaya napunta siya sa Dasma. O, nagkakamal. Sir Patrick, talaga pinagandaan yung ating on. Kamusta? May ring light pa, no? Meron pa siyang ring light, may camera setup, mayroong tarpaulin. Naka-powder pa, no? O, bagong gupit. Kabado pa siya, no? Kabado pa siya. Okay, so kailangan na lang ng magandang pangalan dito, no? Ng kuya mo, o di. So, try natin ng magandang font para dito. So, punta tayo sa the font. Kapag mga ganyang caricature ko yung JJ, like for example, birthday banner, or sabihin natin is, intraboard din siya, pero tabletop, na square type. Ano kaya yung magandang text para sa kanya? So, syempre, dahil caricature tayo, kailangan masaya din yung ating font na parang itong cartoon. Cartoon yung pinili. So, fancy. Yung fancy, masigga. Or may saya, no? Cartoon ang pipiliin natin. Try natin humanap ng magandang kuya. So, palagay ko okay na ako sa bubble gum. Ito lang natin. So, libre naman lahat sa ating font. Yes, Sir Ryan Patrick Paragas. Meron po tayong replay nito mamaya. Pagkatapos po. Ang kuya. Bubble gum. Okay lang. Nakalimutan ko. Bubble gum. Bubble gum. Yeah. Kailangan maliit lang yung kuya. Kasi ang dapat na malaki ay yung salitang kudi. So ang nakasakit ko talaga sa ganitong layout, yung pagpili. Pagpili. Tama ba yung spelling? Pawa, Kuya Ude, 52nd birthday. 52nd. Sabi ka naman, JJ. Yeah, so try natin palitan ng ating kulay. So kapag-birthday, kailangan masaya, Kuya Rodel. So kailangan pula kagad tayo sa pangalan. Pula kagad. Well? Andiyan kasi yung main, eh, no? So, kung mapapansin nyo, hindi siya kasi naka-multiple tayo. Dapat, no? Stock tayo ng kulay, light red lang muna. Outside. O di, para hindi kayo mahirapan sa pagpili ng stroke, ilight nyo lang yung nasa overlay. Bawa, ito, asul. Ang pinaka-stroke ko dyan, light. Light blue naman. Ang pinaka-kombinasyon. Para hindi na ako mahirapang mag-isip pa ng kulay. Sa light ko na lang. Nasa inyo na yan kung gusto nang i-apply. Pero sa part na to, medyo hindi bagay na kulay asulat. Wala. So, huwag natin siya masyadong ilayo. Try natin gawing
Okay. Udi. Eh, mo yung lagi niyang sinasabi. Ano yung... Tandang mala. Tandang galit. Sabi ni Sir Ryan Patrick Paragas, nawala si Sir Rodel Adarlo. Opo. Mm. Kaya siya yung topic. Tapos, ang sabi naman ni Sir Bon, okay boss, JJ, anong website po yung ginagamit nyo sa font? Thefont.com. Yun, so thefont.com po. Mm. Sabi naman ni Sir Gary Badin, nasa magkano ang presyuhan ng ganyan set? Depende yan sa inyo, sir. Kung layout lang pag-uusapan, nasa inyo kung paano nyo trabahuin talaga. Honestly, wala naman talaga tayong SRP pagdating sa pag-sync out charge, you know? Okay, J. Kasi, ako, meron ako mga project na layout na ang singil ko medyo mataas. Pero pag tinignan natin, napakahirap din ko talagang ginawa. Kaya nasa sa inyo yan. Kung mahirap yung design para sa inyo, deserve nyo naman na magbigay ng mataas na price. Pero kung mga saglitan lang, yung remove background lang, di ba? Palit text lang, no? Yun, kahit mga nasa 200 to 300 pesos. Pag mga caricature ang singilan natin nito, naglalaro siya 500 pataas. Yeah, so malaki kong bagay ito, public. Public on. So yung presyo ako kasi ang pinakamababang singil sa mga caricature na 200, depende. Pag hindi naman pihikan, kaya na ako sa 200. Pero kung halimbawa kailangan mo nag-effort ka talaga yan ng ilang oras, 100. So, kasi kadalasan, yung mga ganyang ordinaryong caricature lang, naman talaga in-importa na some art. Actually, di ba katawan lang din naman niya yung ginamit natin at saka yung custom niya. Naman tayo nag-digital art na talagang kailangan mong presyohan ng link. So, depende pa rin sa inyo. Hindi kayo mag-presyo. Ano mo? Daan lang. Halimbawa, makikala mo naman. Tropa. So, di natin maiaalis yun na kapag kakilala talaga, kailangan discounted. Kahit naman sino sa atin, ganun ang gusto natin pag may negosyo din yung iba nating kaibigan. Kailangan, masarap sa pakiramdam pag nakaka-discount tayo sa kanya. Tama. So, ano pangalan nito? Public secret? Tayo? So yan na Sir Bon, thefont.com. DAFONT, the font. Para tayo ng brush at tawag doon. Tawag doon. Flutter. Flutter ba? So yung ganito. Parang hindi flutter yung kailangan. Watercolor effect. Brush stroke. Doon. Copy ko lang yan. Yan, so shout out sa ating yung mga viewers na talagang totok ko eh, JJ. So, color overlay na lang natin yan para safe tayo. Kaya maganda. At isa pagpili talaga ng kulay na ihirapan si Kaya lang siguro natin yung stock nito. Kaya liitin natin. Pagkakataon talaga na mabagay yung stock natin. Medyo naka-bend siya gamit tayo ng arc. Yan. O
konti lang, no? Mga ano lang to. Ait. Bakit? Paglaruan daw yung kanyang... Nanonood ba si Rodel? Ayun, maganda. Nakasuporta yung ating kaibigan. Oo. Okay. Maraming salamat, Kuya De, sa yung alam ko nanonood ka kahit hindi ka mag-comment. Subukan lang namin yung ano mo, loyalty mo sa kumpanya. Hindi bagay, no? Hindi bagay yung... Yan, kahit wala ka ng stroke, pwede na, Kuya De. Pero didiliman ko na lang ng po. Tapos, Kuya JJ, para mas maganda may background siya. Alam mo na kung anong background niya. Babae? Para mas bagay itong pod na ito. Yung ako din. Para maganda yung public. Oo nga. Grabe, para tatakbo na senador. Public din. Parang mas... Oo nga. Pangit yung kombinasyon ng pula at pink. Pambading. Tayong gumamit ng... Kapag na... Lagyan mo siyang background kaya parang gusto ko. Ayan, okay, no? Kaya sa bagay. Sa ilalim. Kailangan ganyan. Ito na yan. Rodelio. Kaya Rodelio. Oh, sabi ni Ma'am Danlin Wakitubs, matandang malasa ang nagdala. Ganda boss JJ, matandang malasa. Yeah. Mukhang lagot tayo kay Kuya Ode. Eh JJ, sa pinagagawa mo. Lagay ko, pag nag-layout pa ng screen print, pa ako naman ang gagamit. gantian lang daw. Eh, magandang forma niya. Kaya na siguro dito. Kung gusto niyo medyo challenge yung inyong pag-layout, gamitin niyo yung mukha ko. So, medyo talagang matindig challenge ang gagamitin sa mukha ni Kuya Mujunel. So, palagay ko masaya na ako dito. Kung gusto niyo siyang lagyan ng background, is pwede naman. Pero ako, palagay ko mapapasaya ko na dito Kuya Rodel. No? Kasi napa-comment na siya. Hindi pa naman. Nanonood lang. Nanonood lang. So, okay naman yung ating... Kapag ganitong may naninilaw na part, try nating gawing maputi. So, try gamit tayo ng dodge tool. Hindi ko lang sure kung ano mangyayari pag dinodge. So, baka malesi naman natin yun. So, niya. Babo bigla yung ngipin. Pero lagay ko okay naman. Parang gusto ko kuya JJ lagyan siya ng ano, ng yung kinang dun sa kanyang ano, kinang sa kanya sa JJ. Ah. Sa kanyang ipin, sa kanyang ipin. Oo nga, no? Sige, lagyan natin siya. Dito. Parang ano, starlight ba 'yan? Ah, so kailangan natin ng medyo mala cartoon. Twinkle. Twinkle ba 'yon o twink? Twinks lang, wink. Ay, hindi. Ano ba? Kurap ata itong wing. So, twinkle? Twinkle wing? Yeah. Starlight. Sana nilagay mo. Starlight. Starlight? Baka ML ang logos dito. Starlight. Lens flare. Iba na yun. Lens flare. Hector. Ang galing! Alatang magaling mag-epekto.
Idol yan si Rodel Adarlo. Pakunin natin. Sabi ni Sir Patrick Jordan Jimenez, no? Panagalan. Pangalan pa lang pangmalasa na talaga. Oo, pangalan lang daw ni Kuya Ode, pangmalasa na. Magre-ready na pala ako bukas sa mga isasagot ko. Maghanda ako ng maraming tissue nito. Pangpunas ng pawis. Oo, sir. O, tama ka dyan, sir. Palagay ko, di ba bagay? Yung ano lang, siguro i-crop mo siya na parang ganun lang. Kailangan talaga yung para cartoon. Ito ang babagayan to. Pull. Ping. Yan. So, para matanggal yung black na background, kailangan gamit lang kayo ng blending mo. Yun, kaya JJ, yan. Hindi, yan. Tingnan natin. Baka hindi rin bagay eh. So, para matanggal yung kanyang black background, gagamit lang tayo dito sa normal, palitan niya ng... Kita mo lang. Saan sama? Dito sa even, tas dito mo lang, tas babaw mo yung opacity. Ah, yun o. Oh. Baya mo opacity. Dito, dun, tama dun. Dun. Right, eh. Opacity, pakikita. Yun o. Oh. Kapakangas. Ang pogi ng, marami nang nabighani yung ngiti. Parang gusto ko pang pangitiin ng usta si Kuya Ode. Sige. Gamit tayo ng liquify. Gamit tayo ng paste tool, no? So pangitiin natin siya. Yan. Yan. Kanina malungkot eh. Biglang sumaya kasi nga bigyan natin siya ng maganda. Gusto ko yung medyo mataas pa yung ngiti niya, Kuya JJ. Mataas pa yung ngiti? Oo, para talaga mahirap na yun. Nakikita ko kasi ngayon itsura niya eh. Sakto lang eh, bagay-bagay lang eh. Kaya yeah, so palagay ko, masaya na to si Kuya Ode sa kanyang kinalabasan. No? So magalala Kuya Ode, guwapong-guwapo pa rin tayo dito. Wala tayong pinaglaruan na mukha. Napalagay ko dito. Dahil yung ngiti niya napakaganda, kaya lumiliwanag ang kanyang... Pero kahit tanggalin ko, bagay. Eh. Kaya na malungkot eh. Yan. So, malagay ko, masaya na si Kuya Ode niya. Yun, saribos na lang. Oh. Napakaangas. Para magmukha siyang yayamanin. Doon. Okay na siguro yan, Kuya Ode. Kuya Jonel. Huh? Feeling ko gusto ko lagyan siya ng background, Kuya Jay. Kapag kasi kadalas at pag kick topper, wala tayong background. Pero yung Rodel sana, mas maganda kung magkakaroon pa to ng texture. So, magkakaroon pa siya ng texture. Gusto ko tabletop lang siya. Ang daming request lang. Eh, no? Tabletop lang siya para may background. Ano lalagyan natin background? Beer house. Try natin. Baka magalit si Kuya Ode. Kuya Ode, ito ha. Ano lang namin to ha. Pinapasayak lang namin. Alam namin nanonood ka ngayon. Gusto ko may texture tong part na to. Ano kaya maganda? Ducks. Tricks. Red texture tayo. Para makapilit. Red texture. Yun. Ako nang mag- I think bricks. Maganda ko ya, JJ. Bricks? Oh, di pwede. Bricks. Pangal. Ano yung... Ito, pang parang ano, parang kahoy. Ito. Sana maangas. Type mo maangas na texture. Yeah, lalagay ko. Okay na siguro to. Sabi ni Sir Bon, okay. Pangarang close up lang, boss, JJ. Close up. Oo. Oh, kailangan ko nga lang ito. Right click natin. Right click. Basta. Tabo nga lang, pero pwede nang pagtsagaan.
Palagay ka mas babagay ito. Palagay pa. Kaya niya ata ipo. Dahil naka-clipping. Palagay ko okay na to, Kuya Jonel. Baka tayo ay kapusin. Naman, ito naman talaga yung ba, pwede. Shadow. Para maging cartoons talaga yung kanya. Yun! Napakaganda naman yung kay JJ na yung ginawa sa ating kapatid na si Kuya mo, Rodel. Matandang malasa. Legit yan, legit. Okay, so masaya pala. Masaya na ako sa ganyang link. Para kay Kuya ko. Pwede mo na i-duplicate yung ating screen, Kuya Ode. So, ayan. So, dito na nagtatapos yung ating tutorial sa ating caricature, no? Kung paano tayo nag-layout. Marami kasing pwedeng i-consider kung gusto layout ng caricature. Depende rin sa iyong prospect na clients, no? Kasi meron mga clients kasi na ang trip nila is more on parang cut-out siya na na tabletop din siya kay JJ, pero Naka-hulma kung ano yung itsura ng ano niya. Naka-contour. Naka-contour yun. Die-cut. So, meron din naman gumagawa na naka-ganyan, naka-box type, no? Katulad doon na ginating ginagawa. Kapag may nagpagawa sa atin ng mga... Mabilisan. Kailangan box na lang. Kasi wala na tayong time mag-cut. And yung iba kasi na hindi ganun ka-technical pagdating sa pagka-cut, yung ginagawa nila, box na lang talaga. Oo, ako pag nagmamadali ako, di ko na nilalagay ng korte. Kumbaga, box na lang talaga kasi rush na eh, birthday na nung nangyari eh. So, hindi na sila pwede magsilan dahil kapos na tayo sa oras. So, sana nagustuhan niyo yung ating pagkaka-edit. No? Yan yung pinakasimpleng pwede natin gawin sa ating mga picture. Sakaling maganda naman yung pagkakapos ng inyong kaibigan, pwede natin gamitin yung kung katawan niya para gawing caricature. At hindi lang yung kay JJ, sa madaling oras lang ay natapos na natin. Hindi pa nga umabot ng oras eh, minuto lang eh, kay JJ. Saka kapag gumawa tayo ng caricature, siguraduhin natin na magiging masaya yung ginawa natin. Hindi maiinis. Okay, so, yun, mukhang malagay ko, magugustuhan naman yan. Feeling ko rin naman nakangiti sa ngayon habang pinanonood dito ng ating live stream. Yeah, so mga ka-breeders, kung ngayon nabitin po sa ating pag-layout, meron din kami bukas, no? Webinar. Oo. Samahan niyo po ako. Ako magtuturo naman dyan about sa ating tube mask, face mask. So lahat ng mask na alam niyo, tuturo ko yan, no? So magle-layout tayo bukas ng umaga po yan, alas 10 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. So punta lang kayo sa ating Uniprint website at i-click niyo lang yung ating webinar. So, lalabas na po din lahat ang natitira nating topic for the month of May. At i-click nyo lang po yung napupusuan yung topic. So, 28 bukas po yan. Tube mask and face mask layout tutorial tayo dyan. Okay? So, click nyo lang po yan yung ating link. Lalabas po yung ating another tab. And, so, meron din tayong digital form na kung saan magpipill up po kayo ng mga information na nakalagay dyan. Ilagay nyo po lahat ng kompletong information and then mag-register kayo. Click nyo lang yung register. So, huwag nyo kalimutan yan, no? Yan. So, mapupunta kayo at mag-notify po yan sa inyo bukas at makakapasok na kayo sa room natin sa ating webinar. Yes. Tsaka kahit naman hindi kayo mahilig mag-layout ng tube mask at face mask, at least makita lang natin yung proseso kung paano siya ginagawa ng design, paano siya nilalagay sa mock-up. No? So, malaking tulong yan sa ating business. Para kung sakaling meron tayong maging tanggap ng face mask at tube mask, magiging madali na sa atin ang pag-i-edit. So mga ka-printers, kung kayo naman yung naghahanap ng package, available din naman po ang ating package dito sa ating website. Click nyo lang yung catalog at mamili ng mga napupusuan ninyo at pinapangarap ng mga package po. Yun. So mamili lang kayo ng mga package natin at take note, huwag nyo kalimutan po na mag-tumawag o mag-inquire sa aming mga branches, especially dito sa main.
Oh, about sa ating printer kasi yan lang naman tayo nagkaroon ng problema, yung printer. Sa printer talaga. Dahil pabago-bago rin ang presyo ng ating mga supplier. So medyo nag-a-adjust din tayo ng bigla-biglaan. So, okay. Yun. So mga ka-printers, babalik naman to sa dati, no? Mm. Yung price natin. So, ngayon, for the meantime, yan lang muna yung price natin. Okay. So, ngayon, ako yung JJ, no? Yung mga packages po na nakikita ninyo, especially itong printer yung natitira, ito, meron tayong available. Available tayo na printer. Kaso nga lang, limited lang talaga at mataas na kaunti. No? Lalo na sa L120, L805, yan lang naman yung mga L-series yung tumaas eh. Saka medyo nagkakaubusan din tayo ng Cameo, pero kung ang hanap nyo ay brother, marami tayong stock ng brother na Caterpillar. Takuy! So kung nakaisip na kayo, nakapili na kayo ng package po sa ating page or sa ating website, pwede kayong tumawag sa amin sa aming hotline at we accept order for delivery shipping! Mm-hmm. At ang ating shipping for order kay JJ, walang iba kundi nga! Yeah, so meron tayong Lala Move, Grab, LBC, Genty Express, Victory Liner at 8 Cargo. At syempre mga ka-printers, ang ating pagpapadala po ay araw-araw po yan from Mondays to Sundays. Mm-hmm. Alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon po mga ka-printers. Ano pang inintay nyo? Tumawag lang sa 0917-808-8000 or pwede kayo mag-email sa amin sa www.uniprint.ph or mag-message sa aming Facebook page, no? Mm-hmm. At ang aming social media account at UniprintPH. So ano pang inintay nyo? Tumawag na dahil dito kay Uniprint, mas pinadali at mas pinabilis ang pagbabayad using your mobile banking, Metrobank, BDO, BPI, and GCash. Pero pwede rin kayo magbayad sa Cebuana Pera Padala, EasyPay, Palawan Express, Bayad Center, M. Luwilier, at Palawan, no? Mm. So pwede nyo rin gamitin ang inyong Visa Card, MasterCard, mga ka-printers, especially yung inyong BDO, no? Pwede kayong mag-installment basis dito sa amin using your BDO credit card. Yan. So, paano naman sa ating mga ka-printer o ating mga mahal na kliyente na may problema o nahihirapang gamitin yung ating mga makina, so pwede tayong tumawag sa ating Uniprint Technical Support para ma-assist kayo at maturuan kung ano yung mga mainang gawin sa ating mga makina or print. Okay, so pwede kayong tumawag sa 09. Palakihan nga ako ng konti. Kuya ko. Yun! So, pwede kayo tumawag sa ating 0917-106-3584 para sa Globe. At para naman sa Sun ay 0933-817-3738. Yeah. So, araw-araw po ang ating technical schedule. So, mula Monday hanggang Sabado, alas 9 na umaga hanggang alas 6 ng hapon. Pag alas 7 ka po tumawag, kami na po yun. Manood na lang tayo ng ating live stream. Yes, at sa ating mga branches po ay sarado po kami sa araw ng... Sa mga branches lang ha. Sa main po ay bukas tayo araw-araw. So ano bang hinihintay nyo mga printers? Mm-hmm. Order na through online. At tayo ay nationwide shipping. Ihatid natin yan in your doorstep. Ayan. So maraming salamat po mga ka-printers, no, sa patuloy ninyong pagtangkilik po sa amin. Mm-hmm. No, sa ating live stream, sa ating webinar. At syempre sa mga kliyente natin dyan na gusto palang bumili ng makina. Huwag kayong mag-alala kasi pag bumili kayo ng makina po dito kay Uniprint, ituturo po namin yan sa inyo. Bibigay kami ng video tutorials din po na kung saan po para mas mapadali ang inyong pag-ooperate ng inyong mga makina. At hindi lang yan, bago pa bumili at nagdadalawang isip ka, pwede kang umaten sa aming mga webinar na kinakandak dito sa kay Uniprint. Kung hindi mo pa nasusubukang manood ng webinar ni Uniprint, pwede mo yan itry bukas. Yes, oo. Bukas. Marami tayong mga kliyenteng nanonood ng live stream na natututo na rin manood ng webinar. Dahil maraming natututunan sa ating webinar. At saka libre yan. Libre yung ating webinar. So magkita-kits tayo bukas, no? Alas 10 ng umaga yan hanggang alas 5. And I'm ina-assure ko sa inyo na bago matapos yung araw na yan, may natutunan kayo. Oo naman. Yung mga ano tawag dito, basic tools na ginagamit natin for designing lalo na sa ating face mask, tube mask, so lahat ng yan, ituturo ko yan bukas sa inyo, mga ka-printers. And then, makukuha nyo rin yan, template niyan agad-agad pagkatapos ng ating webinar bukas. Yes, so yung ating, tawag dito, yung ating action na ginamit kanina sa ating caricature, ay pwede bukas yun sa mga attendees.
Yun. So yung mga last time na attendance ko no about do sa fabric no, pasensya na kung hindi ko na pa nasi-send. Oo, kasi medyo naging busy nitong araw na to kay JJ. Busy si Kuya Junel. Oo, dahil yun nga, gumagawa tayo ng mas magandang topic sa susunod na June. So magkita-kita tayo mga ka-printers muli bukas sa ating webinar and sa ating live stream. Online kamustahan. Online kamustahan, mga kasama natin ang ating matalik na kaibigan. Si Sir Bon, okay. Si Bon, okay. Yon. Na laging mangangakong pupunta kayo ni Prince. Oo, hanggang ngayon, inuud na. No, hindi pa rin nagpupunta. Ayan. So makakasama natin yan si Sir Bon, okay. Anyway, mga ka-printers, itong si Sir Bon, okay. Tingnan natin, alamin natin, kamustahin natin kung ano yung mga discarding ginawa niya para mapagtagumpayan itong pandemic. JJ. Napakabait niyan, sir. So feeling ko, bibili ito ng maraming tissue kasi baka maluha. Mm-hmm. So maraming salamat po muli mga ka-printers. And kung bago ka lang dito sa aming live stream, ulitin ko ulit, supportahan niyo po kami sa pagpindot ng ating follow button sa ating Facebook. Yan. Mm-hmm. So huwag niyo rin kalimutan na i-like yung ating page at huwag niyo kalimutan na i-share itong ating live stream. Yan. Oo. So sa mga ka-printers din naman natin dyan na nanonood at madalas sa YouTube, supportahan niyo po kami sa pagpindot naman ng subscribe button, Kuya Rodel. Pakita mo. Pakita mo naman. Yan. So, subscribe button po. At syempre, huwag niyo makalimutan na i-hit ang notification bell para maging updated po kayo sa aming mga videos. Ang ganda ng effects natin ngayon, Kuya Jodel. Oo nga. Alam, di ko nakita yung FB. So, pakita natin yung FB, no? Follow mo kami sa ating FB. Yun! Ang ganda naman. Yung gumawa niyan. O, si Kuya Rodel ang gumawa niyan. Yun, salamat Kuya Rodel sa napakagandang effects natin ngayon sa live. So, follow na kayo mga ka-printers. Maraming maraming salamat. Once again mga ka-printers, magkita-kits uli bukas. And sa mga susunod pang webinar at live stream natin bukas, online kamustahan. And once again, this is Kuya Mo Junel. At ako naman si Kuya Mo JJ. At muli kami nang iiwan or nag-iiwan ng isang kadagang, if your business is no sign. It is the sign of no business. Maraming salamat mga ka-printers. Keep safe everyone and have a good night and good day. Bye-bye.